Hi everyone! For today's video, let's react to the video about pandemic. So, let's start! In this video, it's about COVID-19 pandemic. Lahat nagulat, lahat nabigla. Nagsimula sa epidemya, di naglahot, naging malalang sakit ng ating bansa. Naghihirap buong mundo, nakararamdam ng pagdurusa. COVID-19, ipinangalan sa kanya. Hindi maaninag na kalaban, nagmula sa malaking bansa sa Asia. Animoy pangatlong gera, bagong laban na pandeklara. Hindi kalaban kapwa-tao, hindi maaninag, hindi makita. Lahat apektado, walang pinipiling tao, mayaman, mahirap, hahawaan maski kilalang tao. Naging tanong ng karamihan, simpleng sakit nga ba talaga ito? Hindi alam ng karamihan, kayang kumitil buhay ng tao. Mga tao ay natakot, nangamba at nabahala. Kanilang mga trabaho, nagsara, ipinahinto bigla. Mga tao'y umapela, gutom, anong may papakain sa pamilya? Kung hindi kikilos para sa pamilya, kahit dasal ay hindi sa gutom maisasalba. Sabi ng gobyerno na tutustusan kami. Maniniwala kami pag nandyan na. Oh. Wala pa, Habang wala eh, paano gagawin namin? Ako gutom talaga kami pag hindi kami bumiyahe dahil wala kami pira, wala kami pambili bigas. Mahirap eh. Mahirap pag mahirap. Walang pagkukunan ng kailangan, pagkain. Takot. I see in the people faces sadness and stress. I also see that they are pressure and suffering now in this pandemic. Banta sa kalusugan at pagkahawa galing sa iba. Tanong sa sarili, ako'y may COVID na nga ba? Hindi malaman ang sistema. Paano malaman kung positibo nga ba? Mass testing para sa masa. Eh kahit nga maabutan ng ayuda, wala sila. Buhay ng tao ang pinakapinupunteriya. Mapabata, matanda, lahat pwedeng mahawa. Hinahanap ang solusyon, panlunas nasaan na. Magiging huli na ba ang lahat? Ayokong mamaalam pa. Salitang sakripisyo, hindi na bago sa tao. Lahat gagawin, maiwasan ang sakit mapalayo. Tulong sa iba, katumbas ng panghabang buhay na pasasalamat. Salamat sa mga taong may bukal na pusong nilalantad. Sa mga dalubhasa, sa larangan ng siyensya. Mga doktor na bayani, pangangalaga sa kalusugan kanilang pinapahalaga. Sila ang tumatapat sa ganitong klaseng gera, mga matatag at may lakas ng loob upang pasyente mapagaling nila. COVID-19, nakamamatay na sakit, epekto sa katawan, mistulang walang awang pinapatay ng may galit. Galit nga ba ang pinagmulan? Kung hindi ay bakit? Ano mang gawin ay kamatayan rin ang sasapit. Tayo ay sinusubok sa ganitong krisis ng pandemya. Lahat gagawin, huwag lang makitil kanya-kanyang buhay, diba? Dinaranas ba natin to? Dahil ba sa taas tayo'y nakakalimot na? Tinuturing aral ng iba, ngunit salungat sa opinyon ng masa. Sa labang ito, COVID-19 nagsilbing patunay.
na walang pinipiling estado, anumang katayuan ng buhay, pansariling kalusugan dapat natin isinasabuhay, napakatandaan na iisa lang ang hiram na buhay. In this video, we can really see people's sadness due to this pandemic. As I said earlier, they are sad and stressed because they have almost nothing to buy food, because are still expensive to buy foods, and definitely they are make little money from their job. So now in this pandemic, we should not waste money or food. Let us buy the important things do we need. And because of the pandemic, millions of people worldwide have started working from home. And I learned in this video, today's pandemic, we really need to help, give to each other so that no one is hungry and loses hope to live in this world. So we must be careful and trust in our Lord, because He is the only one who knows everything and can help us to return to our former happiness. That is for today. I am Jervilian Stephen Escobar from 10 Copernicus. Thank you and God bless.